ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumating at umaalis. Ano pat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya't sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa ilang na pook upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya't mula sa lahat ng bayan, ang mga tao'y patakbong tumungo sa dakong pupuntahan ni na Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Sinabi naman niya sa kanila, tayo na sa ilang na lugar para mapag-isa tayo at makapagpahinga kayo ng kaunti. Importante ang pagpapahinga hindi lamang para sa malusog na pangangatawan o malinaw na pag-iisip. Nakatutulong din ito para maituon ang ating diwa sa mga bagay na tunay na mahalaga sa buhay. Unang-una na ang ating ugnayan sa Diyos. Sa tuwing nagpapahinga si Jesus, natatagpuan siya ng kanyang mga alagad na nananalangin. Hindi pinabayaan ni Jesus na malunod sa trabaho ang kanyang mga alagad. Habang maaga, binigyang diin niya hindi lamang ang maaari nilang gawin para sa Diyos, kundi ang maaaring gawin ng Diyos para sa kanila. Mga instrumento lamang sila ng Diyos sa pagliligtas at hindi sila ang tagapagligtas ng daigdig. Ang bawat pangyayari sa buhay ay ginagamit ni Jesus para magturo ng katotohanan. Nang matunugan ng taong bayan ang kanilang paglalayag patungo sa ilang na lugar at nang makita ni Jesus ang maraming tao sa pampang na sumusunod sa kanila, hinarap niya ang madla at tinuruan sila ng maraming bagay. Hindi siya umiwas o nagdahilan. Sa halip matiyaga siyang nagturo sa mga tao, tinuruan din niya ang mga apostol kung paano lumimot ng sarili at unahin ang mga nangangailangan. Pagsasagawa. Kapag may lumapit sa iyo para humingi ng tulong, subukan mong laging tumugon sa pangangailangan ng iyong kapwa.